So far, ito na ata yung pinakamalayo kong dadriven. Nasa 9 hours siya. Ngayon ay 4:10 na. Paalis na rin kami. Tapos na kami mag-back up. Kasaraduhan na lang din yung bahay. Medyo nga maulan ngayon eh. Sana okay ang maging biyahe natin hanggang itinan. Check natin yung labas na sasakyan. Another long drive na naman mga kakopi. Sa video na ito ay samahan nyo kaming pumunta sa Kitinan Hills, Kamalig, Albay. Time check. Ang oras na ngayon ay 5:39. Nandito na kami sa Chaong Diversion Road. No, nag-share lang si Queenie. Ilang oras na rin biyahe yun na medyo inaantok na tayo. Ay pala inaantok. Nagugutom pala. Kaya naman, naghanap na agad ako ng pupwede naming hintuan para makapag-almusal. Wala na, pangit na. Driver na vlogger. Uy, parang pwede rito kumain. Okay, time check ulit. 5:58 na, nasa Candelaria Bypass kami. Siyempre, nagugutom na ako eh. Kaya, upatay muna natin itong makina. At mag-aalmusal muna tayo. Diba? Tara, check natin yung labas. Anong meron dito? All goods na, tara, kain tayo. Balik na tayo. Ilagayot pa. Yan yung ulam namin. Mamayang tanghali. Pero meron kami agahan. Hotdog. May itlog namin. Sarap. Let's go, kain na tayo. Wala na kaming sinayang na oras. Pagkatapos kumain ay umalis na din kami kaagad. Hindi ko sigurado kung totoong 9 to 10 hours lang ang biyaheng ito. Lalo na't may mga lugar din kaming gustong tigilan. Pero bahala na. Gusto lang naming enjoyin ang pagkakataong ito. Tayo sa favorite view ko sa may bandang Atimone na palagi namin dinadaanan to dati kapag uwi kami ng province. Oo, nung bata pa ako. Tuwing uuwi kami ng probinsya gamit ang jeep ni Papa, palagi namin dinadaanan tong spot na to. At sobrang namamangha ako sa kagandahan nito. Pero dahil bata pa ako nun, wala akong lakas ng loob sabihin kila Mama at Papa na, "Ma, baka pwede tayong huminto muna saglit at magpa-picture." Time check 9:32 sa Quirino Highway. Ay, saan ba 'to? Lopez Bypass Road. Ito, lagi may traffic dito. Naabutan kami ng red light. Tayo lang kami ng saglit. Ah, lamig ng panahon. Maganda yung ganda, biyahe lang, oo. Ang matagal niya ng pangarap. Mawa ka na itong gulong. Ito muna kami dito para mananghalian. Ito, kuhain ko yung butane. Dahil palang tao dito, no? Medyo marami palang tao. Tamang init, ililitan muna tayo sa gilid. Yo guys, ito yung itsura ng loob namin.
Ang gulo, no? Pagdating namin doon, set up agad. Sintay lang namin tong pumulo. Ang tsura dito, yun, no? May parang junk shop sa kabila. Ito ang problema kapag color white. Kapag color white yung sasakyan mo, talagang pagka umuulan, dugyot talaga. Uy, kumuulo-ulo na, oh. Baon-baon lang para tipid. So, masasabi ko lang, naka ilang oras na tayong pagdadrive. Normal lang. Hindi naman ako pagod, may mga part lang na inaantok. Pero masasabi ko lang, napakapangit ng kalsada talaga sa Tagkawayan. Totoo nga yung sinabi ng kaibigan namin na dumaan dyan. Shoutout sa'yo, Aldrin. Pag napanood mo to, huwag ka sana magtampo. Huwag ka sana magtampo kasi nauna na kami sa kitinan. Pero all goods lang. So ngayon, ang pagkain natin ay malupitang adobo. Chicken adobo. Agora na kami. 6.7K. Bago lang kami sa lugar na to. Ay, hindi pala. Pag-uwi ka pala ng Katanduan. Wala nang ibang dadaan kung dito lang. Pero, grabe, oh. Grabe naman yun, sir. Ba't ganyan yung mga lubak dito? Pang one way lang. Mga kakopi. Nadaan pala kami na all day supermarket. Doon kami mamimili ng mga kakain at babauni namin. Yo, time check. Ngayon ay 2:06 na. 30 minutes na lang andun doon na kami sa tawag doon, Vista Mall. Ay, echo pa. Ay, basurahan. Ayun, basurahan. Ayan. Kita kaya sa camera. Kitaan nyo ba? Kitaan nyo ba? Parang kape lang eh, no? Makaka-copy. Parang sinasabi ng mayo na nagagalak siya kasi pupunta tayo. Pupunta ang ating Suzuki Espresso. Kaya mukha siyang kape ngayon. Grabe. Tanggal ang pagod. Worth it kumbaga. 15 hours, 16 hours na din drive ko. Tapos ganitong ambience yung madadatnan mo. Nakakawala ka agad ng pagod. So set up mo na kami. Buti dinala ko to. Madilim na rin nung kami ay nakadating. Nag-set up na kami ng higaan sa aming sasakyan. Nag-prepare at kumain na din ng hapunan kasama ang aming mga kaibigan. Ito mahaba ata, oh. Ito ang laki namin. Ang lawak ng loob, no? Sa dalawa na lang. Mamaya. Hindi, hindi naman. Ito na pa, pera. At kawawan. Bakit pagkatapos dito, may pulmon. May sipon, no? Pagising, may sipon-sipon na. Yun nga, inisip ko, eh. Kasi sabi ko malamig yung sahig. Samgip mode. Bebe, paabot nga nun, no? Nang alin? Plato. So ito na yung view namin ngayon. Ewan ko lang kung ano itsura.
Wow. Ang ganda. Baby. Yo, sulit. Ay, naka. Grabe, no? 15 hours may get the driving. Pero napaka worth it ng lugar. Napakaganda. Hindi ko na na-videoan yung mga kaganapan ng gabi. Pero all goods. Masaya, masaya makipagkwentuhan sa mga kaibigan mo. Sa ganung ambience. Tapos eh, ang sarap din gumising. Gumising ako ng 2 a.m. Umihi ako. Tapos gumising ulit ako ng 4 a.m. para umihi. Grabe yung fog. Kala mo talaga yung mga nasa movie or parang ano eh, Silent Hill eh. Ganun yung fog niya, grabe. Napakaganda. Yung kada ilaw, kita mo talaga yung fog. Tapos may dala akong flashlight. Pati yun, kitang-kita yung fog dun sa ilaw ng flashlight. Tapos sobrang lamig. Sobrang sarap din matulog. Kaya para sa akin, yung CR lang medyo malayo. Ayun lang naman yung napansin ko, yung CR niya medyo malayo. Kung medyo mapapaabanti yung CR eh, all goods talaga. All. Siguro para sa akin nasa 4.5, okay. Minayos ko yung 0.5 kasi nga medyo malayo yung CR. Tapos hindi rin ganun kaganda. Oh. Para sa akin na. Tsaka para sa akin nga eh, hindi na maganda eh. Paano pa kaya sa iba, di ba? Parang ganun ba? Hindi rin ganun kalinis yung tubig ng CR. Actually, parang nasa drum lang siya. Tapos pinupunaan lang siya ng tubig na hindi mo alam kung galing bukal. Basta may lumalabas dun sa hose eh. Tapos yun. Eh, syempre, parang hindi na napapalitan yung tubig dun eh. So yun lang, minus 0.5 star para dun. Outro na nga pala to, no? Kita kit sa susunod na vlog natin. Salamat sa mga nag-subscribe, nag-comment, tsaka mga nanood.